magandang magandang araw. So ngayon ay tayo ay nasa ikatlong markahan na sa Araling Pandipunan para sa una at ikalawang linggo. Ang ating tatalakayin ay mula sa ADM ng Department of Education or Alternative Delivery Mode. Ang ating paksa sa araw na ito ay ang unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Sa pagtapos ng module na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod. Number 1, naiisa-isa ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Number 2, natatalakay ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Number 3, natutukoy ang epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon ay ating suriin ang mga larawan. Ano nga ba ang pinapakita ng mga larawan sa inyong screen? Ang mga larawan ay nagpapahiwatig ng mga paraan ng pananakop ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon naman ay punan ang nawawalang letra sa loob ng kahon at ibigay ang kahulugan nito at isulat ang mga kasagutan sa iyong kwaderno. Ano kaya ang unang konsepto? Pangalawa, ano kaya ang ibig sabihin ng pangalawang, ano kaya ang konsepto sa pangalawang larawan? So sa unang larawan, ito ay tama ka, kolonyalismo. Sa pangalawang larawan, tama, ito ay imperialismo. Ito ay ang dalawang uri ng pamamaraan ng pananakop ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo? So matatandaan natin na sa pagbagsak ng imperyo ng Mughal sa India, unti-unting nakapasok ang mga mangangalakal sa Europeo sa bansa. Noong 1510, nakapagtatag si Alfonso de Albuquerque ng himpilan sa Goa, sa kanlurang bahagi ng India. Sa pag-usap ng mga taon, unti-unti silang nagtayo ng mga kuta sa at himpilang pangkalakalan sa mga kanlurang bahagi ng India hanggang sa silagang bahagi ng Africa upang makontrol ang mga kalakalan sa palibot ng Indian Ocean. So ano nga ba ang pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo? Ang kolonyalismo ay ang pagsakop ng isang bansa upang pakinabangan ang mga likas na yaman. Ang konseptong kolonyalisasyon ay tumutukoy sa pananakop sa isang teritoryo upang ipasailalim ito sa kapangyarihan ng dayuhang bansa. Ang mga layunin nito ay pangkabuhayan, panrelihiyon, at ang pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang mga ito ay kilala rin sa tawag na ang 3G, na ang ibig sabihin ay God, panrelihiyon, gold, pang-ekonomiya, at glory, o ang pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang imperialismo ay ang pagpapalawak ng teritoryo upang magkaroon ng pandaigdigang kapangyarihan o world power. Ito rin ang pagkontrol sa pangkabuhayan at pampolitikang kaayusan ng iba't ibang bansa. Ang unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Mula pa noong unang panahon ay meron ng namamagitang kalakalan sa mga European at Asyano. Ito ay naganap sa pamamagitan ng tatlong rutang pangkalakalan. So ang tatlong rutang pangkalakalan ay ang Hilagang Ruta, Gitnang Ruta at Timog Ruta. Sa Hilagang Ruta, nagsisimula sa China at tinatawid sa lungsod ng Samarkand at Bukhara. Ang Gitnang Ruta naman ay baybayin sa Syria at dadaan sa Golfo ng Persia. At ang Timog Ruta naman ay magmula sa India hanggang Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. So ang tatlong rutang ito ay mahalaga dahil ito ang dinadaanan ng mga Europeo papuntang Asia para sa pakikipagkalakalan. Ngunit ang tatlong rutang gamit ng mga mangangalakal ay isinara nang bumagsak ito sa kamay ng mga Turkong Ottoman noong 1453 na naging daan upang kontrolin at imonopolyo ang kalakalan sa pagitan ng Asia at Europa. Sa pakikipag-unahan na pumalaot gamit ang mga sasakyan pandagat para tumuklas at gumalugad ng mga bansa sa Asia. Ang mga Kastila at Portugues ay siyang nanguna sa pagtuklas ng panibagong rutang patungong silangan. Ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya? Ang unang dahilan ay ang umiiral ng merkantilismo. Ngunit ano nga ba ang merkantilismo? Ang konseptong ito ay ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak. Umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiya sa Europe na kung maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa. Naging dahilan ito ng mga bansang Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya. Merkantilismo ang prinsipyong pang-ekonomiya na umiiral sa Europe noong kung saan naging batayan ng kapangyarihan ay ang paglikom na maraming ginto at pilak. Yan ang unang dahilan. Pangalawa, ang mga krusada.
isang kilusan ay nilunsad ng simbahan ng mga Kristiyanong hari upang mabawi sa mga mananakop na gaya ng Turkong Seljuk at Ottoman ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Dahil dito nagkaroon ng kontak ang mga Europeo sa silangan. Hindi man lubusang nagtagumpay ang prosada, marami ding mabuting naidulot nito. Nagkaroon ng ugnayan ng mga Europeo sa silangan at nakilala nila ang mga produkto ng silangan tulad ng pampalasa, pamahaling bato, pabango, sedantela, porselana, prutas at iba pang mga nakabibighani sa Europe. Ang pangatlong dahilan ng nagbunsod sa kanlurani na magtungo sa Asia ay ang paglalakbay ni Marco Polo. Isinulat ni Marco Polo sa kanyang aklat na The Travels of Marco Polo ang mga nakita niyang magagandang kabiyasnan sa bansa ng Asia, lalo na sa China. Mahalaga ang aklat na ito dahil nabatid ng mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng mga bansa sa Asia. Sinasabing ang aklat na ito rin ang isa sa gumising sa kuryosidad at imahinasyon ng mga Europeo na nag-udyok sa kanila upang makipagsapalaran sa mga bansa sa Asia. Ang susunod ay ang Renaissance. Ang Renaissance. Naging inspirasyon din ng mga manganlakal ang Renaissance. Salitang Pranses na ang ibig sabihin ay panahon ng muling pagkabuhay. Ang pagbuhay muli sa mga magagandang tradisyon at kultura ng mga sinaunang Griego at Romano ang sentro ng panahon ng Renaissance dahil naging maunlad ang ekonomiya. Sa larangan ng eksplorasyon, binigyan sigla ng Renaissance ang mga manlalakbay na nagalugarin ang mundo. Ito ang panahon na nabuhay muli ang interes ng mga mamamayan sa kalikasan ng tao. Bunga nito, nakilala ng mga taong may kakayahan sa iba't ibang larangan. Napalitan ito ng mga makaagham na pag-iisip mula sa paniniwala sa mga pamahiin. Masasabing ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng relihiyon. At ang susunod dahilan ay ang pagbagsak ng Constantinople. Ang Constantinople ay bahagi ng Turkey sa kasalukuyan. Ang Constantinople ay isang bahaging teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Naputol ang ugnayan ng mga pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal sa Europeo. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na napa sa kamay ng mga Turkong Muslim noong 1453. Lumakas ang mga Turkong Muslim at sinakop ang Jerusalem. Habang nanganib ang Constantinople na kalaunan ay bumagsak din sa kamay ng mga mananakop. Ang iba't ibang dahilan na nagbunsod sa mga kanlurani na makarating sa Asia ang naging daan para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyano ng mga ngalakal at makilala ng mga kanluranin ang mga likas na yaman at mga hilaw na materyales na panustos sa industriya. Ang mga Indian at Arabe ay lubhang naapektuhan dahil pinakinabangan ng huston ang kanilang likas na yaman at mga hilaw na sangkap tulad ng langis at iba pang kalakal. Muli nating balikan ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin upang sakupin ang Timog at Kanlurang Asia. Ang unang dahilan ay ang merkantilismo, krusada, paglalakbay ni Marco Polo, Renaissance at ang pagbagsak ng Constantinople. So ang susunod naman ay ang pag-aaralan natin ang paggalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin. Anong mga bansang kanluranin ang nanakop at mga lugar sa Asia na kanilang nasakop? Pinangunahan ng Spain at Portugal ang paghahanap ng mga ruta. Maraming mandalayag na Europeo ang naglakbay, ngunit ang pinakamalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco de Gama sapagkat nalibot niya ang Cape of Good Hope. Matapos mabuksan sa publiko ang mga ruta, nagpaligsahan ang mga bansa tulad ng Germany, England, Russia at Amerika. Nakahilahok din ang Spain at Portugal maging ang Netherlands. Ang layunin ng kanilang paggalugad ay upang matukoy at mabigyang parangal ang pinakamahusay at malakas sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo o lupaing sakop. Nanguna ang Portugal at Spain na naging matindi ang pagpapaligsahan sa paggalugad sa pagsakop sa mundo. Sa matinding pagtunggalian ng dalawang bansa na magitan ng Papa ng Simbahang Katoliko para maiwasan ang sigalot na maaaring mauwi sa digmaan. Sa taong 1494, nagtalaga ng line of demarcation o hangganan kung saan lamang pwedeng dumaan at maglayag ang dalawang bansa sa pagtuklas at paggalugad ng mundo. Ayon din sa kasunduang Tordesillas, ang Portugal ay magagalugad sa bandang silangan samantalang Spain naman ay kanlurang bahagi. So, ito ang mga bansang kanluraning nanakop. So, makikita niyo sa screen, sa right side niya ay ang mga bansang sa Asia na kanilang sinakop. So, nanguna sa pagsakop ay sina Vasco de Gama at
pinadala din nila si Francisco de Almeida bilang viceroy sa Silangan, samantalang si Albuquerque naman ay natuklasan ang Ormuz at Golfo ng Persia, Jew at Goa sa India, Aden sa Red Sea, Malacca sa Malaya at Molucas sa Ternate. Sa France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada, nakuha din nila ang Louisiana sa Amerika, at noong ika-18 siglo, sinakop ng France ang Laos, ang Cochin, China, Cambodia at Annam sa Asia na tinawag na French Indochina. Ang Spain naman ay ipinadala nila sa ekspedisyon ng hari ng Espanya at sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Ang rutang pangkanluran na gabay ng kanyang paniniwalang ang mundo ay bilog, ang tinahak ng bansang ito upang makailahok sa pandaigdigang paglalayag at pagtuklas. Ilan sa mga nasakop ng Spain ay Pilipinas, China, Japan at Taiwan. Ang Netherlands naman ay, matapos makipaglaban ng Netherlands sa Spain para sa kanyang kalayaan, ang daungan naman ng Amsterdam kung saan nakabatay ang pakikipagkalakalan ng bansa ay isinira, dahilan upang nagawa ng Dutch na sumunod sa pananakop ng mga bansa sa Asia dahil na rin sa kawalan ng mga pinagkukunang yaman. Sinakop nito ang Java sa Indonesia, Formosa at Ceylon o kilala sa tawag na Sri Lanka ngayon. Ang England naman ay sinimulan ang pananakop ng England sa Silangan sa pamamagitan ng English East India Corporation. Samahan ng mga mangalakal na Ingles upang mapatupad ang mitiin nito, binigyan ng kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamalaan ang pananakop nito. So, ano-ano ang mga naging epekto ng kolonisasyon sa Asia? Maraming mahalagang epekto ang kolonisasyon, merong mga positibo at negatibong epekto. Isa na rito ay, nabigyan daan ang mga malawakang eksplorasyon. Ito sa malawakang pagpakatuklas ng mga lupain sa Asia na pinangunahan ng Spain at Portugal, lalo na sa hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Ito rin ang nagpalakas sa ugnayan ng Silangan at Kanluran. Number 2, nakapukaw ng interes ang makabagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag. Number 3, sumigla ang paglaganap ng sibilisasyon, kanluranin sa Silangan. At number 4, naging dulot ito ng maraming suliranin sa mga bansang nasakop. So katulad ng nasabi ko, may mga positibo at negatibong epekto ang pananakop ng kanluran sa Asia. Marami sa ating mga kultura, kinagawian, pagkain, pananamit, salita at mga bagay na meron tayo ngayon ay dulot ng mga pananakop ng kanluranin sa mga bansa, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga ibang bansang nasakop ng kanluran dito sa Asia. Ngunit, sa kabila ng mga positibo at magagandang epekto ng kolonisasyon noong unang panahon, may mga masamang epekto rin ito. Katulad sa India, naubos ang kanilang mga likas na yaman dahil napakinabangan ito ng mga kanluranin. Katulad ng panahon natin ng pananakop ng mga Espanyol na mga Kastila sa Pilipinas, marami ang nawala ng kabuhayan at marami ang mga bayani natin ang nagbuwis ng buhay para makamit natin ang ating kalayaan. Sa inyong sagotang papel, isulat ang mga katanungan at magbigay ng maiksing paliwanag. So number 1, ano-ano mga bansa ang nanguna sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo? At isulat kung ano ang mga bansang nasakop. Sa number 2, sino ang higit na nakinabang sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo? Bakit? Anong bansa sa kanluran? At number 3, mahalaga ba ang unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa mga kanluranin? Kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asia. Diyan na po nagtatapos ang ating lecture para sa week 1 and 2 ng Araling Pandipunan 7 para sa ikatlong markahan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe click the subscribe button and don't forget to like and share. Para po sa pagsagot sa mga activity para sa week 1 and 2 ay magpo-post po ulit ako ng aking video. Thank you! Bye!